Today, we start a new series titled Love the Word of God. So let's discover who the Word of God is. The Word Revealed. Sino ba naman ang hindi mabibilib sa taong may isang salita, di ba? Or a man of word. Kapag sinabi niya na gagawin niya ang isang bagay, ay gagawin niya nga ito, anuman ang mangyari. Kapag sinabi niya na, pare, magkita tayo na alas 3 ng hapon, mismong alas 3 ng hapon at sa napagkasundo ang lugar, ay nandoon na nga siya. Talaga namang magbibilib ka sa mga ganitong klase ng tao dahil kung anong sinabi niya, ay ginagawa niya. Sa panimula ng Book of John, tinatawag si Jesus na salita o word. Kung babasahin natin ang unang chapter ng Genesis, maintindihan po natin kung bakit si Jesus ay word. Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng salita. Nang sinabi niyang, let there be light, boom, aba, nagkaroon nga ng liwanag at nabukod ang dilim. Bago pa man ang simula ay kasama na ng Diyos ang salita. At sa pamamagitan ng salitang binitawan niya ay nalikha ang lahat. Walang nilikha na hindi nang galing sa salita. And this word himself is God. Nakakabilib ang salita ng Diyos, di ba? At alam ba nyo kung ano ang mas nakakabilib? Ang salita na kasama ng Diyos sa panimula pa lang at sa paglikha sa lahat ng bagay ay siya rin mismo ang pangako ng Diyos na kaligtasan. Nagkatawan tao ang salita at binayaran ang kasalanan natin upang magkaroon po tayo ng buhay na walang hanggan. At ang salita na tinutukoy ni John ay walang iba kung hindi si Jesus Christ. Jesus is the living Word of God. Wow, what a revelation, di ba? Pray po tayo. Lord, thank you for revealing to us that Jesus is the Word who was with you during creation and who continues to make things new for those who trust Him. Lord, sa isang salita niyo lang, makakaasa kami na ito ay katuparan ng pangako niyo sa amin. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. All right. Application time. Well, we can meditate on John chapter 1 verses 1 to 3. We can ask the Lord to reveal to you what it means for Jesus to be active in creation and making things new in your life. Write this in your journal. Nang pasimula ay naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Sa pasimula ay kasama na siya ng Diyos. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya at walang anumang nalikha ng hindi sa pamamagitan niya. John 1 verses 1 to 3. Let's love the Word of God because Jesus Himself is the Word of God. See you tomorrow as we continue this series. So this is Jericho Arceo saying, let's read the Word of God.